Without further ado, let me introduce to you our first speaker for this afternoon. So, siya po ay isinilang at lumaki sa Cainta, Rizal at naging seminarista para sa diocese ng Antipolo sa loob ng 7 taon sa San Carlos Seminary, Guadalupe, Makati City. Mula 1992 hanggang sa kasalukuyan, naglilingkod siya sa Savior School, isang paaralan ng mga Jesuita sa San Juan para sa mga Chinong Pilipino sa iba't ibang katungkulan. Guro ng Christian Life Education o CLE, Department Chair of ng CLE sa loob ng 6 taon, Assistant Principal for Formation sa loob ng 9 taon at Human Resources Director mula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Pinagkalooban siya ng Misyo Kanonika bilang Minister of the Word ni Jaime Cardinal C. noong Oktubre 1998 at nagtamo siya ng pagkadalubhasa sa teolohiya, MA sa Theological Studies mula sa Iloilo School of Theology, Ateneo de Manila University noong Marso 2004. Siya ang mayakda ng aklat tungkol sa mga prosesyon ng Mahal na Araw sa Pilipinas na pinamagatang prosesyon, paghahanda at pagdiriwang na nagwagi ng 2007 Cardinal Sin Catholic Book Award, Best Book in Theology and Liturgy. Nilimpag din ng Claration Communications Foundation ang iba pa niyang akda tulad ng Holy Week and Easter Processions, A Liturgical Pastoral Guide, Salve Regina, On Crowning Images of the Virgin Mary, na naging finalist sa liturgy category ng 10th Cardinal Sin Catholic Book Awards 2016. Moreover, Morena, Graciosa, The Devotion to the Virgin of Antipolo to the Centuries, na nagwagi bilang Best Book and Liturgy sa 11th Cardinal Sin Catholic Book Awards 2017. Prosesyon, paghahanda at pagdiriwang, pinaunlad na edisyon, at Imakulada Peregrina, Kasaysayan at Debosyon noong 2020. Noong 2021, nalathala ang mga aklat niyang Place Me With Your Son, The Jesuits and Filipino Marian Devotions, so Jesuit Communications, at Coronadas, Pontifically Crowned Marian Images in the Philippines, 1907 and 2021. So ito po under RPD Publications. Ang susunod niyang aklat na ilalathala ng Claration Communications Foundation sa taong ito ay ang Patrona Jurada, Centuries of Devotion to the Nuestra Señora de Guia, ang pinakamatandang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas. Mula 2007, tumutulong siya sa pagsasaayos ng mga nobenaryo para sa iba't iba pang parokya sa Archdiocese ng Maynila, Diocese ng Antipolo, Pasig, Caloocan, Malolos at San Pablo, tulad ng para sa Santo Niño de Pasyon, Banal na Mag-anak, Kristong Hari, Imakulada Konsepsyon ng Malabon, Mahal na Ina ng Kaliwanagan, Nuestra Señora de los Angeles, Birhen ng Lazalet, Birhen de la Paz ng Binyan, kay San Miguel at mga Arkanghel, San Jose, San Juan Bautista, Luklukan ni San Pedro, Santa Marta de Pateros, San Antonio Abad, Santa Úrsula, San Ildefonso de Toledo, San Isidro Labrador at Beata Maria de la Cabeza, San Bernardo ng Claraval, Santa Rosa de Lima at San Juan de la Cruz. Kabilang din siya sa mga nag-ambag ng akda sa aklat na pinamagatang Pueblo Amante de Maria noong 2012 at isang contributing author of the Windhover, the Philippine Jesuit Magazine at Loyola Papers. Noong Pebrero 2014, siya ay ginawaran ng Cainta Catholic College ng Gawad Katotohanan Award. Kabilang siya sa mga research paper presenters sa First National Research Forum on the Black Nazarene noong Marso 2022. Binigyan siya ng pagkilala ng mga Fransiskano ng St. Anthony de Padua Shrine sa Sampaloc, Manila noong Hulyo 11, 2022, para sa aklat niyang Imakulada Peregrina, Kasaysayan at Debosyon, ang unang aklat tungkol sa Birhen Peregrina, kaugnay ng 219 taong pagdating ng imahen sa Pilipinas noong 1732. Madalas siyang naanyayahan
upang magsalita tungkol sa mga prosesyon ng mahal na araw at pagkabuhay sa iba't ibang parokya sa Archdiocese ng Maynila at San Fernando Perpanga, at Diocese ng Antipolo, Pasig, San Pablo at Calibo. Nagbigay din siya ng katekesis tungkol sa pagpuputong ng korona sa imahe ng Mahal na Birhen bilang bahagi ng paghahanda para sa koronasyon ng Nuestra Señora de Aranzazu sa San Mateo Rizal, Nuestra Señora del Pilar sa Santa Cruz, Maynila, Mahal na Ina ng Kaliwanagan sa Cainta Rizal, Virgen de la Rosa sa Poblasyon Makati, Nuestra Señora de los Dolores sa Dolores, Quezon, Mahal na Birhen ng Lourdes sa Retiro, Quezon City, Nuestra Señora de los Dolores de Trumba sa Timpakin sa Laguna, Our Lady of Mercy sa Novaliches, Quezon City, Patrocinio de la Maria Santissima sa Boloon, Cebu, Virgen de Sapao sa Cardona Rizal, Immaculada Concepcion sa Labatangueña sa Batangas City, at Nuestra Señora de la Merced sa Tarlac City, Tarlac. Siya at ang kanyang may bahay ay pinagkalooban ng apat na anak. So without further ado, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan na ating research speaker for this afternoon, Brother Michael P. De Los Reyes. So maraming salamat at magandang hapon po sa kanilang lahat. So ako po ay natutuwa na makarating dito sa inyong parokya, no? Ang parokya ng San Isidro Labrador. So yung akin pong ibabahagi ngayon ay halaw dun sa aking aklat na Morena Graciosa na isinulat ko noong 2016 dahil ako ay galing sa lalawigan ng Rizal, kung saan nandun ang dambana ng Mahal na Birhen ng Antipolo. So minabuti ko na noong 2016, anibersaryo ng 390th na pagdating ng imahen sa Pilipinas, na isulat yung Morena Graciosa bilang pagtitipo ng mas kumpletong kasaysayan ng Birhen ng Antipolo. Pero katulad nung nabanggit kanina, ang una kong aklat ay tungkol sa prosesyon ng Mahal na Araw. Dahil alam naman po siguro natin sa maraming parokya sa ating bansa, ang prosesyon ng Mahal na Araw ay isang buhay na tradisyon. Lalo na ngayon, pagkatapos ng 3 taon ng pananahimik dahil sa pandemya, itong taong ito nakita natin bumalik, lumabas muli ang mga prosesyon. At buhay na buhay ang tradisyon, kadalasan pinagmumulan din ng away sa pagitan ng kura paroko at ng may-ari ng mga imahen. No? Kaya minabuti ko na magkaroon ng isang aklat na pwedeng tumulong sa mga parokya, lalo na sa mga pari, upang makita ano ba ang batayan at kahalagahan ng prosesyon ng Mahal na Araw. At katulad nga nung nabanggit, nagwagi kagad ito ng isang award sa Cardinal Sin Catholic Book Award. Hiniling din na magkaroon ito ng English version dahil hindi naman lahat sa bahagi ng ating bansa ay madaling nagagamit ang wikang Tagalog. Kaya nagkaroon siya ng English translation. 2015, sinulat ko din ang Salve Regina dahil sa aking pagsasaliksik, wala pang isang aklat na kung saan tinipon yung tinatawag na mga koronadang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas. Kaya yun yung pinasya kong saliksikin at isulat, at ito ay nakatulong naman para magabayan din ang mga dambana ng Mahal na Birhen kung nais nilang ipetisyon yung koronasyon. No? At natutuwa nga ako na sa unang pagkakataon, magkakaroon ng kauna-unahang koronada na kokoronahan sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa dito sa inyong diocesis, ang Mahal na Birhen ng Dolores ng Turumba sa Pakil, no, nagaganapin sa September 15. And then, nung naging out of print yung prosesyon, gumawa ako ng updated edition.
Sinulat ko din yung Immaculada Peregrina. Hindi ko alam kung alam ito ng mga kabataang naririto ngayon. Pero kung kayo ay mag-aaral sa Maynila at kayo ay titira doon sa University Belt, doon sa Sampaloc, kung saan marami ang mga dormitoryo para sa mga nag-aaral sa University Belt, makikita niyo yung dalawang simbahang magkatabi. Ang simbahan ng Loreto at katabi niya yung simbahan ni San Antonio de Padua. At nasa loob ng simbahan ni San Antonio, ang imahe ng Mahal na Birhen ng Peregrina. And then, sinulat ko noong 2021, nalathala ang Place Me With Your Son tungkol sa mga Marian images na dinala ng Jesuita dito sa Pilipinas at yung Coronadas, ang mga kinoronahang Mahal na Birhen sa Pilipinas sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. And then, ito yung lalabas na libro. So, hopefully this, bago matapos ang June, ay lumabas na ang Patrona Jurada. Then, yung mga iba-ibang nobena na isinaayos ko para sa iba't ibang parokya. Kung babalikan natin ang kasaysayan, karamihan ng mga sinaunang isinulat tungkol sa kasaysayan ng Mahal na Birhen ng Antipolo ay makikita natin sa aklat ni Father Pedro Murillo Velarde, isang Jesuita na pinamagatang Historia de la Provincia, etc. No, dahil mahaba yung pamagat. Pero ito ay kasaysayan ng pagmimisyon ng mga Jesuita sa Pilipinas. At ito, sa iba't ibang kabanata ng libro, tinalakay niya ang iba't ibang bagay tungkol sa imahe ng Birhen ng Antipolo. So, ano ba ang matutunghayan natin? So, ang gagawin ko po, titingnan lang natin yung mga highlights ng history dahil masyadong mahaba na yung history dahil 1626 ang pagdating ng imahen sa Pilipinas at ito ngayon ay malapit na sa 400 years sa 2026. Ang nagdala ng imahe ng Birhen ng Antipolo sa Pilipinas ay si Don Juan Niño de Tabora. Siya ay incoming Governor General nung panahong iyon. At lahat ng maglalayag papuntang Pilipinas ay nagmumula sa Acapulco, Mexico. No? So kung galing ka ng Espanya, maglalayag ka mula Espanya papuntang Mexico, usually dun sa isang Veracruz, no? Dun sa port ng Veracruz at magta-travel by land, pupunta ka sa Acapulco at mula Acapulco, maglalayag ka papuntang Pilipinas. At ayon sa salaysay ni Father Pedro Murillo Velarde, nakita ni Juan Niño de Tabora yung imahe ng Birhen sa isang simbahan sa Acapulco. Bagamat hindi tinukoy kung saan. At siya'y nabighani dun sa imahen at ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa upang ito ay makuha para mahingi at madala sa kanyang paglalayag. Dahil nung araw po, isa sa practices ang magdala ng imahen ng patron sa paglalayag. Kasi ang paglalayag sa galeon ay hindi biro. Pwedeng hindi ka makarating sa iyong pupuntahan dahil sa unos, sa bagyo, o dahil sa mga pirata. No, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng patron sa paglalayag. At siya ay nakarating sa Pilipinas at ito yung isa sa natuklasan ko nung ilang taon lamang. No? Dahil sa mahabang panahon, ang alam ng kasaysayan, ang pangalan ng galeon na nagdala ng imahe ng Birhen ng Antipolo sa Pilipinas ay El Almirante. Dahil yan ang mababasa natin kay Murillo Velarde. Pero nung sinusulat ko yung aklat tungkol sa Birhen ng Peregrina, na kung saan kinailangan kong unawain yung
uri ng paglalayag, ano ba yung detalye ng paglalayag ng mga barko at galyon ng panahong iyon. So natuklasan ko na hindi naglalayag ang barko o galyon ng mag-isa. Dahil nga mapanganib, so usually isa silang fleet o flota. At dito ko nakita na yung pamagat na El Almirante ay ang designation nung galyon na sinakyan ni Juan Niño de Tabora. At ang pangalan ng galyon ay San Raimundo. At kaya siya tinawag na almirante dahil sa kanya nakasakay yung admiral. At meron pang isang barko o galyon, San Luis, yun naman ang designated na kapitana. Yun ang parang leader ng paglalayag. At may kasama pa silang ibang galyon, ang San Jacinto at ang San Ignacio. Umalis sila ng Acapulco noong March 25 at dumating sila sa Pilipinas noong June 8. So dahil naging ligtas yung paglalayag, nag-alay ng pasasalamat si Juan Niño de Tabora sa simbahan ni San Ignacio dahil si Juan Niño de Tabora ay malapit sa mga Jesuita. Kaya naman, nung bago mamatay si Juan Niño de Tabora, inihabili niya yung imahe ng Mahal na Birhen. Actually, ang tawag doon ay ito'y imahe ng Immaculada Concepcion. Hindi pa siya tinatawag na Birhen ng Antipolo, hindi pa siya tinatawag na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. So, ito'y imahe ng Immaculada Concepcion. So, ibinigay ni Juan Niño de Tabora yung imahen sa mga Jesuita. At ang ginawa naman ng mga Jesuita, dinala sa Antipolo dahil nagpapagawa sila doon ng simbahan. Ngayon, ayon sa tradisyon, doon sa lugar kung saan nakalagay yung pansamantalang kapilya ng mga Jesuita at kung saan itatayo yung malaking simbahan, ito'y nasa Barrio Santa Cruz. No? Ngayon sa Antipolo merong Barrio Santa Cruz. Ang sabi, nawawala lagi ang imahe ng Mahal na Birhen doon sa kapilya. At nakikita siya sa puno ng tipolo. So ang tipolo ay isang puno. Breadfruit sa English, scientific name Artocarpus incisa. So ilang beses nawawala ang birhen nakikita sa puno ng tipolo. Kaya ang pinasya ng mga Jesuita kung saan siya nakikita, doon na lang itayo ang simbahan. Kasi baka yun ang gustong sabihin ng Mahal na Birhen na dito nyo itayo ang simbahan. At ang ginawa nila, pinutol nila yung puno kung saan siya nakikita at yung pinaka-trunk, ginawa nilang pedestal ng Mahal na Birhen. At ayon sa salaysay ni Father Pedro Murillo Bilarde, sa paglipas ng panahon, kailangang balutan ng bato yung trunk kasi ang ginagawa daw ng mga tao, tinutuklap yung bark dahil ito daw ay merong kapangyarihang makapagpagaling dahil nakaugnay sa birhen. No? Kaya siguro, tinawag din siyang birhen ng Antipolo. No? Dahil una, yun yung pangalan ng bayan at pangalawa, kaugnay nung pagkakita sa kanya sa puno ng Antipolo. Ang isa sa nakatala sa kasaysayan at minsan ito yung marites tungkol sa Mahal na Birhen. Kaya daw maitim kasi sinunog. Pero kung tutuusin, nung dumating siya dito,
maitim na talaga dahil ang ipinapalagay, yari siya sa kahoy na maitim tulad ng imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno sa Quiapo. Ngunit nakatala sa kasaysayan na nung nag-alsa ang mga Chino noong 1639, sila'y nagsunog sa mga bayan at isa sa mga sinusunog nila ay ang mga simbahan. Ito ay nakatala doon sa Annales Ecclesiasticos. Ito'y talaan ng mga parang diary ng mga arsobispo ng Maynila. Ayon sa tala, nung mabalitaan nung pari, nung Jesuita na nakadestino sa Antipolo na nag-aalsa ang mga Chino at sila'y papunta ng Antipolo dahil sila'y itinaboy palabas ng Maynila, ipinatago niya ang lahat ng kayamanan gamit, mahahalagang gamit ng simbahan, pati ang imahe ng mahal na birhen at yung Santo Cristo, yung crucifix, sa gubat ng hinapaw. Pag tiningnan niyo po ang sa Antipolo ngayon, meron doong sitio hinapaw. So malamang doon yung gubat ng hinapaw. Kaya lang nakita ng mga Chino yung imahen. Kaya ang ginawa nila, sinunog. Nilagay nila sa siga, sa apoy. Pero ayon doon sa salaysay ng Annales Ecclesiasticos, hindi nasunog ang imahen. So kinuha ng mga Chino yung alahas ng birhen, yung krus na kasama ng birhen, nilagay din sa apoy, nasunog yung krus, pero yung imahe ng Kristong nakapako, hindi nasunog. Kaya ang ginawa ng mga Chino, pinagsisibat ang mukha ng imahen. Kaya po pag tiningnan niyo yung mukha ng imahe ng mahal na birhen ng Antipolo, meron siyang parang sugat dito sa noo at sa pisngi. No, makikita niyo din dun sa replika, no, dahil yun yung isa sa mga tatak ng birhen ng Antipolo. At ayon sa salaysay ni Father Murillo sa kanyang aklat, sinikap yung takpan ng barnis ng isang Jesuit brother. No? Pero kahit tinatakpan niya ng barnis, lumilitaw pa rin lagi yung sugat. Kaya ang sabi nila, hayaan na lang at siguro gusto yung manatili ng mahal na birhen bilang paalaala ng sugat na kanyang tinamo dahil sa mga nag-aalsa. No? Bilang tanda ng kanyang pagpatnubay sa mga taga-Antipolo. Ngayon, dahil nabalitaan ng Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera ang nangyari sa Antipolo, ipinakuha niya ang imahen, pati yung Santo Cristo. So yung Santo Cristo nilagay niya sa chapel, sa Royal Chapel sa Intramuros, sa chapel ng Gobernador, at yung Mahal na Birhen, pagkatapos ng ilang panahon, ipinadala niya sa Cavite. Dahil nga nakita na miraculous, no? Dahil hindi nasunog, so ipinadala niya sa Cavite, sa Fortaleza de San Felipe, yan yung fort sa Cavite, at ginawang patron ng mga galyon. Ibig sabihin, siya yung isasakay sa galyon para maging ligtas ang paglalakbay, ang paglalayag ng mga galyon. Dahil napakahalaga ng biyahe ng bawat galyon. Dahil dyan nakasalala yung ekonomiya ng bansa. Kasi pag naglayag yan, lalo na kung pabalik na ng Pilipinas, meron yan dalang mga merchandise. O kaya, minsan nakalulan dyan yung mga high-ranking official na nakadestino sa Pilipinas. Kaya napakahalaga. So ayon sa tala ni Father Pedro Murillo Velarde, ito yung mga galyon na sinakyan ng birhen ng Antipolo. San Luis. So 1641, 1643, 1645, Encarnacion 1647, San Diego 1650, San Francisco Javier 1651, San Jose 1662, sa kahilingan ni Gobernador Sabiniano Manrique de Lara.
So minsan, kasi nung pagkatapos sumakay ang Birhen sa San Francisco Javier, ang lula noon ay si Bishop Poblete. Sila'y nanganib no, nung malapit na sila sa Pilipinas. Pero nangako sila sa Birhen ng Antipolo dahil nga wala sa Antipolo ang mahal na Birhen dahil nilipat sa Cavite. Nangako sila na kung sila'y makakarating ng Pilipinas ng ligtas, ibabalik na nila ang Birhen sa kanyang dambana sa Antipolo. At yun nga ang nangyari, nakarating sila ng ligtas, kaya ibinalik na ang Birhen sa Antipolo after 14 years. Ngayon, nung nasa Antipolo na siya, kapag isasakay ng galyon, ito'y dahil hinihiling ng isang high-ranking official. At yun nga ang nangyari sa pagsakay ng galyon sa San Jose, hiniling ito ni Sabiniano Manrique de Lara. Kadalasan kaya hinihiling yun dahil nahihirapan yung gobyerno, merong pinagdadaanan, kaya mahalaga ang pagbiyahe ng galyon. Gayun din naman, nung sumakay ang Birhen sa Nuestra Señora del Pilar, so ito na yung kanyang huling pagsakay sa galyon, ang humiling naman noon ay si Fray Juan de Arechedera, na noon ay Governor General at Obispo ng Nueva Segovia. Dahil merong pinagdadaanan ding hirap ang kanyang administration, kaya hiniling niya na isakay muli ang Birhen sa galyon. Ngayon, ang isang mapupuna natin, yung pamagat ng mahal na Birhen. So marami minsan nagtatanong, bakit siya tinawag na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje? Ang nagbigay ng pamagat na yan sa kanya ay si Gobernador Sabiniano Manrique de Lara. Dahil nga sa karanasan, sa iloob ng maraming taon na ang bawat galyon na kanyang sinasakyan ay nakakarating ng ligtas sa Acapulco at nakakabalik sa Pilipinas ng ligtas. Kaya ibinigay niya ang pamagat na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. September 8, 1853. So ito din yon kung kailan ibinalik nila ang Birhen sa Antipolo. Si Sabiniano Manrique de Lara ang kasama ni Bishop Poblete na nakasakay doon sa galyon na San Francisco Javier. Ngayon, ang isa nating mapupuna sa Birhen, meron siyang hawak na baston. No? Yan yung isa sa iconography ng Birhen ng Antipolo. Ito ay, ang pinanggalingan nito ay yung baston de mando ni Fray Juan de Arechedera. Dahil nga sabi ko kanina, nung hiniling niya na isakay muli sa galyon ng mahal na Birhen, ang kanyang administrasyon ay nahihirapan sa pamamalakad sa Pilipinas. May mga challenges, may mga problema. Kaya ang ginawa niyang pag-aalay ng kanyang baston de mando, ibinigay niya yon sa Birhen upang ipailalim ang kanyang administration sa pangangalaga ng Birhen ng Antipolo. Kaya magmula noon, nagkaroon na ng baston de mando ang Birhen ng Antipolo dahil sa ibinigay ni Fray Juan de Arechedera. Ngayon, later, makikinig din tayo kay Prof. Xiao Chua tungkol sa kaugnayan ni Jose Rizal, ang inyong kababayan dito sa Laguna, dito sa Calamba, at ang Birhen ng Antipolo. Pero ngayon, ang babanggitin ko lang, no, ayon sa aking nasa liksik din, nung nag-pilgrimage si Rizal sa Antipolo, meron siyang parang souvenir, no, parang estampita. At nandyan sa inyong kanan, yung larawan ng estampita, syempre medyo blurred na ito dahil sa paglipas ng panahon. At ayon sa kasaysayan, ito inilagay ni Rizal sa kanyang maleta dahil alam naman natin madalas siyang mag-travel. But later on, inilagay daw ito sa isang parang album para maingatan. At siguro babanggitin ko lang, sino nakabasa na dito ng Noli Me Tangere? Yung iba hindi pa, no? Pero napanood nyo na ang Maria Clara at Ibarra. Pero dapat alam nyo na sa Binibining Clay ay wala sa Noli, no? At saka ang Pambansang Ginoo ay wala din sa Noli Me Tangere.
di ba? Pero ang mapupunan natin sa Nolime Tangere, maraming banggit ang Birhen ng Antipolo. So later marinig natin kay Prof. Xiao Chua yun, bakit ba? No, ano ba yung naging impluensya ng Mahal na Birhen ng Antipolo, no? Kasi ang isang natatandaan ko doon sa Nolime Tangere, sinasabi doon kasi si Kapitan Tiago tuwing meron siyang hinihiling, nangangako siya sa mga iba't ibang kilalang imahe ng Mahal na Birhen. Pero ang sabi ni Rizal doon sa kanyang Nolime Tangere, hindi niya maaring hindi tuparin ang anumang ipinangako niya sa Birhen ng Antipolo. So para pinapakita doon sa lahat ng imahe ng Mahal na Birhen, natatakot si Kapitan Tiago sa Birhen ng Antipolo dahil makapangyarihan ito. Kaya kung ano yung pinangako niya, kailangang tuparin niya. Otherwise, hindi, baka hindi maibigay ang kanyang hinihiling. So yun lang po yung sasabihin ko doon para medyo suspense pa rin tayo later on sa detalye tungkol kay Rizal at sa Birhen ng Antipolo. Ayan, si Prof. Chow. Una kaming nagkita noong 2016, no? Sa book fair, no? Sa SMX, no? Kung di ako nagkakamali. Ngayon, nung papatapos na yung pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas, meron pang isang Governor General, si Ramon Blanco y Erenes, na nag-alay ng kanyang Espada de Honor. No? Dahil si Gobernador Blanco ay naging matagumpay sa kanyang campaign sa Jolo, no? Doon sa mga area ng mga Muslim, no? At dahil sa kanyang achievement, binigyan siya ng ayuntamiento ng Espada de Honor. Ang ginawa ni Gobernador Blanco, ito'y binigay niya sa prior, sa provincial ng mga Recoletos para ialay sa Birhen ng Antipolo kapag matahimik na. Kasi nung panahong ito, nagsisimula na yung kaguluhan sa Pilipinas dahil ito na yung malapit na yung Philippine Revolution, no? So hindi na matahimik ang sitwasyon. Marami din sa mga simbahan na kung saan ang mga pari ay Kastila, pinapalayas, hinuhuli, no? O minsan pinapatay pa. So ang bili na lang niya sa provincial ng Recoletos, ialay ito sa Birhen ng Antipolo kapag matahimik na ang lahat. So kailan iyon nangyari? So iyon yung sa picture. Kung makikita ninyo, yan si Governor Blanco. Doon sa picture ng Mahal na Birhen, hindi masyadong puna, pero nandun yung espada. Yung espada nasa inyong kaliwa at yung scabbard, yung suksukan ng espada, nandun sa kanan. No? Na parang letter V sila. So nakita ko yan sa isang mga lumang publication. So kailan nangyari yung pag-aalay ng espada? 1904, no? 1904, ipinagdiwang, so tapos na yung revolusyon, wala na ang mga Kastila sa Pilipinas, ipinagdiwang ang 50 years anniversary ng dogma ng Immaculate Conception. At ang ginawa doon, ibinaba ang imahe ng Birhen ng Antipolo sa Maynila through Pasig River. And then, siya'y idinamba na sa Katedral ng Maynila bilang tinatawag nating festehada. So, siya yung celebrated image ng Immaculate Conception. At noong bago siya ibalik sa Antipolo, ginawa ng provincial ng Recoletos ang pag-aalay ng Espada de Honor. So, tinupad na yung kahilingan ni Governor Blanco. Inialay ang Espada de Honor sa Birhen ng Antipolo. Ngayon, pagkatapos ng celebration, yung Committee de Festejos na pinamumunuan ni Dr. Maximino Paterno sumulat ng petisyon para koronahan ang Birhen ng Antipolo.
So ito po yung kauna-unahang petisyon para koronahan ng Birhen ng Antipolo sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. 1906, meron uling sulat. Pero later on, makikita natin, kailan ba nakoronahan ng Birhen ng Antipolo? 1926. Bakit? Narinig niyo na ba yung kwento na meron daw away ang mga Dominico at ang mga Jesuita? Narinig niyo na ba yon? Siguro yung mga kabataan, hindi masyado, pero ang alam niyo lang na away ng mga Dominican at ng mga Jesuit ay sa UAAP. Kapag naglalaban sila sa basketball lalo na, no? So yung Ateneo Blue Eagles at ang UST Tigers, no? Pero alam nyo, meron daw away noon. Ito'y nabasa ko nung sinusulat ko yung Morena Graciosa, nabasa ko dun sa aklat ni Josephine at Austin Craig, Farthest Westing. Ano ang sabi doon? No? So, actually, nasa footnote lang siya. Ang sabi doon, siguro maganda may audience participation tayo. Pwede bang may magbasa nitong part na ito? Any brave volunteer para basahin ang nakasulat sa Farthest Westing? Sino po malakas ang loob dyan? Philippine history under Spain was largely the rivalry of two images of Our Lady of the Rosary, fostered by the order of preachers or Dominicans and of Antipolo. The cult of Jesuits, the Antipolo image was brought from America by an early Spanish governor as protection on his long voyage. And after several fortunate crossing and recrossing of the Pacific, was given this mountain shrine under the protection of the Jesuits until the suppression of their society by the Pope. When Filipino priests took charge with the restoration of the society, about a century ago, the Filipinos lost this and many other rich parishes, which was one of their grievances as they claimed that the Council of Trent had forbidden, the employment of friars as parish priests except in missionary lands, while the Philippines was a self-supporting all Christian land. Natin siya. Maraming salamat. So, first part lang yan. So, ano yung sinasabi? Ang away ay sino dapat ang maging patrona ng Pilipinas. Ang Our Lady of the Rosary, Nuestra Señora del Santo Rosario, na sinusuportahan ng mga Dominico, o ang Immaculada Concepcion, as represented by the Virgin of Antipolo. So sabi pa doon, so the adherents of the rival images sought to have their respective choices made patronesses of the Philippines. Of the three requisites, an American Catholic Governor General unwarily signed an Antipolo petition to the Pope, and this was represented as the request of the ruler of the country. The Dominicans retaliated by cabling for an expensive crown
and staging an impressive coronation with prelates present from all over Asia. Both of the images had had miracles ascribed to them, so either possesses two of the three requirements and there is a stalemate. So yan po yung rival images. Ang Nuestra Señora del Santo Rosario de la Naval de Manila na nasa Intramuros at ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na sabi nga natin Immaculada Concepcion ng Antipolo. Ang tanong natin, dalawang magkaibang babae ba ang pinag-uusapan natin? Pareho yung Mama Mary. So bakit kailangang pag-awayan o pag-awayin? No? Ngayon, sino ba ang patroness of the Philippines? Immaculate Conception. So kung tatanungin natin, sino nanalo? Actually, hindi na mahalaga kasi ang nanalo ay ang mahal na birhen. Kasi kahit sino naman ang piliin, mahal na birhen pa rin yan. Pero yun nga, no? Siguro yun yung isang dahilan kung bakit bagamat meron ng petisyon para koronahan ang birhen ng Antipolo noong 1904 at 1906, hindi ito nangyari. At sino ang unang nakoronahan sa Pilipinas? Ito naman yung nasa aking aklat na Salve Regina at Coronadas. Ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario La Naval de Manila. Bakit? Kasi yung mga Dominicans, ang ginawa nila, dumiretso sila sa Santo Papa, dala yung sulat ng petisyon, pinakita kay Pope Pius X, si Pope Pius X kumuha ng papel at panulat at binigyan ng message ang Apostolic Delegate sa Pilipinas, yung katumbas ngayon ng Apostolic Nuncio, at sinabi sa kanya, koronahan ang imahe ng Birhen ng Santo Rosario sa Santo Domingo. Kaya nauna ang La Naval de Manila. Pero sabi nga natin, sino man ang mauna, sino man ang mapili, ang panalo ay si Mama Mary. Dahil hindi naman yan magkaibang tao. Ngayon, kailan dumating o kailan naaprubahan ang koronasyon ng Birhen ng Antipolo? Kasi ito na yung susunod na milestone sa kanyang kasaysayan. June 19, 1925, na-issue ang decree na kokoronahan ang Birhen ng Antipolo. Napaka-significant, ano? June 19, una, birthday ni Jose Rizal. Pangalawa, ito din po yung birthday ng unang obispo ng Antipolo, si Bishop Protasio Gunggun. Kaya nga Protasio yung kanyang pangalan dahil birthday niya ay June 19. Diba si Jose Rizal, Jose Protasio Rizal. No? So, napaka-significant na parang pinagtiyap ng pagkakataon na yung koronasyon, yung decree, ay na-issue noong June 19, 1925. Pero kailan kinoronahan ang mahal na birhen? November 28, 1926. So ang tagal. Bakit? Dahil nagkaroon ng national preparation. Dahil ito ay isang, kinilala nila bilang isang national event, ang nangyari, una, saan ginanap ang koronasyon? Alam nyo, sa kasaysayan ng koronasyon ng mga imahe ng mahal na birhen sa Pilipinas, kung maliit ang simbahan para sa dami ng taong dadalo sa koronasyon, pwede mong gawin ang koronasyon sa labas. Usually sa plasang malawak sa labas ng simbahan o sa isang mas malawak na lugar doon sa bayan, doon sa parokya. Pero ang tanong, ang birhen ng Antipolo, saan ginawa ang koronasyon? Hindi sa Antipolo, sa Luneta. Dahil in-anticipate nila na marami ang gustong umattend ng coronation. At sa estimate, ito yung picture noong 1927, no? January 1927, sa Kultura Sosyal, ang estimate people na umattend ay 100,000. So kaya ibinaba muli ang birhen sa Maynila, sa Luneta, para mas maging accessible ang kanyang coronation sa mga deboto. At sino ang nagputong ng corona? Si Arsobispo Michael O'Doherty, no? Ang Arsobispo ng Maynila.
At ito yung nakatutuwa dun sa kwento sa salaysay, no? Nung ibabalik na siya sa Antipolo after ng nobena from 9th, November 28, so nagkaroon ng nobena sa cathedral, ibabalik na siya sa Antipolo dapat by motorcade. Aalis ng Luneta ng alas 8, estimated time dadating sa Antipolo 11:30. Ang nangyari, yung motorcade naging alay lakad. Bakit? Lahat ng bayang dinaanan ng motorcade, yung mga taong nanunood sa tabi, sumama. Naglakad papuntang Antipolo. Dumating ang birhen sa Antipolo 5:30 ng umaga, kinabukasan. Kaya hindi na nakapagmisa nung hating gabi. Ito yung corona na hanggang ngayon ay buo pa. Ito'y nasa isang safe, no? Na ginawa ng La Estrella de Antipolo. Nung panahong iyon, 1926, ang value ng crown ay 50,000 pesos. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano ang value. Siyempre, tumaas na yung value. Ano yung susunod na moment, historical moment? World War II. Ang simbahan ng Antipolo ay nasira. Bago ito nasira, ang mga sundalong Hapones ay nagsunog sa bayan ng Antipolo, pinatay ang mga pari at madre na nasa simbahan. Kaya ang birhen ng Antipolo, para maligtas, una itinago ito sa isang drum doon sa kusina ng kumbento. Pero nung clear na ang lahat, pwede nang tumakas yung mga tao, ang sacristan mayor, si Procopio Angeles, ang nagbuhat sa birhen para ilikas, i-evacuate. At yung mga taga-Antipolo sumunod sa birhen. Nagpunta sila una sa Colaique, isang sitio sa Antipolo na magubat. Nakarating sila sa Angono, and then from Angono, naglakad sila papuntang Santolan, Pasig. And then sa Pasig, nirescue ang birhen ng kamarera at ng American chaplain para dalhin sa Quiapo. So, for ilang buwan, nanatili ang birhen sa Quiapo Church. Kaya po, ito siguro yung pinagmulan din kung bakit tuwing April 30, dinadala ang birhen sa Quiapo Church at magkakaroon ng alay lakad from Quiapo Church, madali, gabi ng April 30, dadating ng Antipolo ng madaling araw ng May 1, o kaya hating gabi ng May 1. Dahil merong matalik na ugnayan ng Antipolo at Quiapo. Ngayon, nung nasa Quiapo ang mahal na birhen, at gusto na itong ibalik ng mga taga-Antipolo sa Antipolo, ang binigay na kondisyon sa kanila, pwede lang ibalik ang birhen sa Antipolo kung mayroon ng simbahan. Kasi nga, giba ang simbahan. So ano ang ginawa ng cura paroko nung panahong iyon si Monsignor Francisco Abendanyo? Mula sa scraps ng war, yung mga yero, bumuo sila ng isang chapel. Yun yung makikita nyo doon sa inyong kaliwa. Isang makeshift chapel na yari sa yero. Kaya kung titingnan nyo, para siyang bodega. Di ba yung mga bodega sa, halimbawa, yung kamalig ng palay, no? Yung pinag, okay, mga ginigilingan ng palay, parang ganyan ang itsura. No? So, mukha siyang bodega. At siguro hindi nyo na inabot yung pelikula. No? Merong pelikula nung araw, ang Himala ng Birhen sa Antipolo, yung mga kuha doon ng simbahan ng Antipolo, yun yung yari sa yero. Ang artista noon ay si Jaime de la Rosa at saka si Rosa del Rosario. Ito yung itsura ng loob ng makeshift chapel. So napakasimple. Pero para lang maibalik ang birhen, gumawa sila ng makeshift chapel. At ayon sa kasaysayan, isinakay ang birhen sa amphibian
Yung mga kabataan ngayon baka hindi na nakaka-relate sa amphibian. Nung panahon ng Hapon at nung panahon ng giyera, yung amphibian yung sasakyan na pwedeng lumusong sa tubig, no? At pwedeng maglakbay sa lupa. Kaya amphibian. Ngayon, habang si Monsignor Abendanyo ang kura paroko, na-discovery niya, ayon sa kwento nung mag-asawang nakatira sa tabi ng simbahan, ang mag-asawang Leyva ang apelyido, na noon daw panahon ng Kastila, ayon sa kwento, dinala ang imahe ng Birhen ng Antipolo sa isang burol dahil meron nung epidemya sa bahaging iyon ng Rizal. At ang ipinangako ng pari, kung dadali ng Birhen sa pinakamataas na lugar sa Antipolo, mag-aalay ng misa, sana mawala ang epidemya. At ginawa nga yun, nung panahon ng Kastila, dinala sa isang mataas na lugar, nagmisa, at nawala ang epidemya. Sinubukan itong ibalik ni Monsignor Abendanyo, kaya May 3, 1947, in-identify nila isang mataas na lugar, at doon sa unang pagkakataon, naglagay sila ng white cross, dinala ang imahe ng Birhen at nagmisa. Kaya ang tawag doon sa lugar ay pinagmisahan. Dahil naggawa ng misa, nagdiwang ng misa noong 1947. At every year, ito na yung nagiging pagbubukas ng pilgrimage season. So dinadala doon ang imahe ng Birhen, nagmimisa, minsan ang obispo ng Antipolo o kaya ang rektor ng Antipolo Cathedral. At yan na yung simula, every first Tuesday of May, yan na yung simula ng pilgrimage season, no? Na tumatagal hanggang July first Tuesday. Kasi yan ay 7 sets of novena. 1954, habang ginagawa ang bagong simbahan, 1954 ang unang Marian year sa buong Christian world. Kaya ang ginawa ng mga obispo ng Pilipinas bilang simbolo ng celebration ng Marian year, dineclare nila ang Antipolo Church na noon ay ginagawa pa lamang, nire-reconstruct, bilang national shrine. Kaya ang simbahan ng Birhen ng Antipolo ang unang national shrine sa Pilipinas. Sumunod ang simbahan ng Santo Domingo sa Quezon City dahil nasira na rin yung simbahan ng Santo Domingo sa Intramuros, itinayo muli sa Quezon City, ito ay dineclare din na national shrine. Ngayon, mahalagang malaman din siguro natin na sa labas ng Pilipinas, merong at least 3 simbahan na may replika ng Birhen ng Antipolo. Una, ito'y inilagay ang imahen doon ng Mahal na Birhen noong 1951 sa Valladolid, Spain, ang Basilica Nacional de la Gran Promesa. Dahil ninais ng Arsobispo ng Valladolid na magkaroon ng representation ng Far East. At nung tinanong niya ang isang Dominican, si Father Izquierdo, ano ang maisasuggest mong imahe ng Mahal na Birhen na ilalagay dito? Ang sinuggest nung Dominican ay ang Birhen ng Antipolo. Kaya naman, nagpagawa ng replika at ang ginawa ng mga deboto ng Birhen at ng mga taga-Antipolo, inilibot ang replika sa buong Pilipinas sa loob ng isang taon. Pagkatapos, dinala ito sa Roma, nakipag-audience kay Pope Pius XII, binasbasa ng imahen bago dinala sa Spain. Then, ang susunod na simbahan na mayroong replika at patrona ang Birhen ng Antipolo ay ang Pontificio Colegio Filipino sa Roma, kung saan tumitigil ang mga paring Pilipino na nag-aaral sa Roma. Actually, ang pangalan ng seminaryo ayon sa dekreto ng Santo Papa ay Colegio Seminario de Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Dahil hinirang na patrona ang Birhen ng Antipolo,
ng mga Pilipinong nag-aaral sa Amerika, sa Roma upang maging patrona nila sa kanilang misyon sa pag-aaral nila sa Roma. And then, ang pangatlo, sa Basilica and National Shrine of the Immaculate Conception sa Washington, D.C. noong 1997. Maganda yung kwento dito kung paano pinili, no, ang imahe ng Birhen ng Antipolo. Ayon sa tala sa CBCP, no, sumangguni ang Filipino community sa Amerika dahil sila yung sponsor ng oratory sa Basilica ng Washington, D.C. Ano yung ire-recommend ng CBCP na imahe ng Mahal na Birhen na ilalagay doon? So, ayon dun sa minutes, pinagbotohan ng apat na imahen. Nuestra Señora de Peña Francia ng Naga, Nuestra Señora del Santo Rosario ng Manawag, Birhen sang Barangay ng Visayas, Bacolod, kung di ako nagkakamali, no? And then, ang Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipolo. Ano ang score ng votation? Antipolo 33, Birhen sang Barangay 22, Peña Francia 3, Manawag 2. So, ang naging top sa botohan ng mga obispo ang Birhen ng Antipolo. Kaya siya ang inilagay na replika doon sa oratory sa ilalim ng simbahan ng National Shrine sa Washington, D.C. At nung maging diocese ang Antipolo, dahil dati kami ay sakop ng Archdiocese of Manila, so nung 1983, natural ang naging sentro ng diocese ay ang Antipolo, kaya Diocese of Antipolo, at ang naging patrona ng diocese ay ang Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Kaya 2018, no? Dahil kung tutuusin walang exact feast ang Birhen ng Antipolo, i-declare ng aming current bishop, si Bishop Francis de Leon, na magmula nung panahong yon, ang unang Martes ng Mayo ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Antipolo bilang patrona ng diocese. Kaya magmula noon hanggang ngayon, ang kapistahan ng Birhen ng Antipolo ay ipinagdiriwang sa unang Martes ng Mayo na siyang pagbubukas ng pilgrimage season. And then, yung pinakahuli, no, sa mahalagang yugto ng kasaysayan ng Birhen ng Antipolo, ito'y dineclare na ngayon na International Shrine, isang pandaigdigang dambana noong March 25, 2023. No? So, ito na ngayon ang kauna-unahang International Shrine sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ang mga debotong pumupunta sa kanya ay hindi lamang galing sa loob ng Pilipinas, kundi maging galing sa labas ng Pilipinas. At ito yung dekreto na nanggaling mula sa Roma. So sa puntong ito, dahil ako'y may ipamimigay na estampita, hindi ng Birhen ng Antipolo, kundi ito naman yung isa pang imahe ng Mahal na Birhen, pwedeng magpatulong po sa pag-distribute. Kung pag-uusapan po yung nakoronahang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas, lima na po ang nakoronahan sa aming diocese, no? Kaya ang tawag sa kanila ay cinco coronadas. Siyempre, unang-una ang Birhen ng Antipolo, pangalawa ang Our Lady of the Abandon sa Marikina, pangatlo ang Nuestra Señora de Aranzazus sa San Mateo, pang-apat ang Our Lady of Light, Ina ng Kaliwanagan sa Kainta, at panlima, at so far pinakahuling na koronahan ng Birhen de Sapao sa Cardona, Rizal. Yung estampitang pinamimigay natin ngayon ay ang estampita ng Our Lady of Light o Ina ng Kaliwanagan. Ngayon, bibigay ko lang yung kanyang history and catechesis para ma-appreciate natin yung painting ng Ina ng Kaliwanagan. Kung kayo po ay may kakilala sa Kainta, siguro alam nyo na ang piyesta namin ay dalawang araw.
Dahil, una, ang kainta ay sidakop ng Kastila noong 1571 sa pamumuno ni Kapitan Juan de Salcedo. And then after that, nagsimula na yung evangelization sa pamumuno ni Fray Alonso de Alvarado, isang Agustino na unang kura paroko ng Tondo. Dahil pinapalagay na ang unang misa sa kainta ay naganap noong November 30, 1571, kaya't ang unang naging patron ay si San Andres Apostol. Subalit 1727, dinala ng mga Jesuita ang debosyon sa Madre Santissima del Lume. Saan ba galing ang debosyon ng Madre Santissima del Lume? Ayon sa kasaysayan, mayroong isang Italian Jesuit, si Father Giovanni Antonio Genovesi, na gustong magkaroon ng larawan, special picture ng mahal na birhen na pwede niyang dalhin sa kanyang pagmimisyon sa isla ng Sicilia. Kaya't hiniling niya ang tulong ng isang madasaling babae na pinagpapakitaan ng mahal na birhen. Nagpakita ang mahal na birhen sa simbahan ng San Estanislao Kosca sa Palermo noong November 21, 1722. Kaya lang, yung babae, nung sinabi na niya kay Father Genovesi, sabi ni Father Genovesi, pumunta ka dun sa painter, sabihin mo sa kanya yung nakita mo. Ayaw nung babae dahil silang dalawa lang nung painter dun sa studio. So, mahinhin siya, ayaw niyang silang dalawa lang. Yung pari, abala, hindi rin nakapagbigay ng guidance sa painter. Kaya yung unang painting, hindi ayon sa apparition o sa vision. Ngayon, hiniling nila muli sa birhen kung pwede magpakita. Sabi ng birhen, magpapakita ako muli sa iyo. Ngayon, sa studio ng painter, ikaw lang ang makakakita sa akin. I-describe mo sa painter yung nakikita mo, gagabayan ko yung kanyang pagpipinta. And then, ang kinahinat ng larawan ay naging napakaganda at ayon sa pangitain. At sabi nga dun sa kasaysayan, yung painter, kahit ulitin niya yung kanyang unang gawa, hindi niya magaya. Kasi nga, yung una niyang gawa ay ginabayan ng mahal na birhen. Ngayon, sa pagdating ng debosyon sa Madre Santissima del Lume sa kainta, dahil nga si San Andres yung unang patron, naging segunda patrona ang ina ng Kaliwanagan. Kaya ang kapistahan niya, December 1. Kaya ang piyesta po sa amin, November 30, December 1. Minsan sabi nila, madaya daw ang taga-kainta kasi pag namiesta ka ng November 30 at walang handa yung pinuntahan mo, ang sasabihin sa'yo, bakit ka ngayon nagpunta? Bukas ako maghahanda. Ngayon, kung dumating ka naman ng December 1 at wala ring handa, ang sasabihin naman sa'yo, bakit ka ngayon nagpunta? Kahapon ako naghanda. Yung pala, wala namang handa. So, dalawang araw po yung piyesta. Pero ngayon, ang pinaka-main piyesta, yung December 1. Dahil ang patrona na ng parokya ay ang ina ng Kaliwanagan at si San Andres ay secondary patron. Kaya lang, yung painting na dala ng mga Jesuit na sunog noong 1899. Noong Filipino-American War, nasunog ang simbahan pati yung painting na sunog. Kaya after some years, noong 1950, nagpapinta kay Fernando Amorsolo. Kaya yung pong nasa simbahan ngayon ng kainta ay isang gawa ng isang national artist. At ito yung ating titingnan ngayon, ano? Tingnan natin yung gawa ni Amorsolo. Ang unang-unang mapupuna po ninyo sa gawa ni Amorsolo, bagamat may kinopyahan siyang estampita galing Mexico, yung muka ng mahal na birhen ng Ninyo Jesus at ng mga anghel ay Filipinong Filipino. So, yun yung una niyang ginawa, no? Ginawa niyang Filipino yung characters. Ang tanong na lang ngayon, pati ba yung demonyo, di ba may demonyo diyan sa baba, mukha bang Filipino? Hindi ko alam, no? So, kung ang tanong ay yung demonyo ba yung mukhang Filipino, hindi natin alam, no? Kung mukhang Filipino yan.
Ngayon, ano yung mapupunan natin sa mukha ng mahal na Birhen at ng Ninyo Jesus? Sila ay larawan ng makalangit na tuwa. Dahil ito yung nakadescribe dun sa lumang nobenaryon na ang larawan ng mahal na Birhen at ng Ninyo Jesus ay larawan ng makalangit na kagalakan. Ngunit kadalasan ang napapansin sa painting ng Our Lady of Light, yung taong hawak sa kaliwa at yung demonyo. Lalo na yung demonyo, napakalaki ng pagbuka ng bibig na lalamunin yung tao. Naging controversial ito to the point na sabi ng mga obispo na galit sa Heswita nung panahong iyon, nung 1720, sabi nila, mali ang theology ng mga Jesuit dahil ipinapakita daw ng painting na si Maria ang tagapagligtas dahil hinuhugot daw niya yung tao mula sa impyerno. Pero ayon sa pagtatalo, sabi nung isang Franciscan daw, hindi niya hinuhugot yung tao sa impyerno, hinahawakan lang niya para huwag mahulog. At yun yung magandang pagnilayan natin dun sa paghawak ng mahal na Birhen sa tao na si Maria ang matapat nating kaagapay sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya. Sabi nga ni San Bernardo ng Claraval, hanggat hawak ni Maria ang iyong kamay, hindi ka mahuhulog. Ang isa pang kapansin-pansin sa painting ni Amor Solo, yung corona, yung nakikita nyo sa inyong kaliwa ay yan yung lumang painting sa Guanajuato sa Mexico na kung saan ang patrona ng diocese ay ang Nuestra Señora de la Luz. Pag kinumpara natin yung corona ng nasa Mexico at ng gawa ni Amor Solo, ang mapupunan ninyo yung gawa ni Amor Solo ay tatlong layer na corona. Samantalang yung sa Mexico, one layer. Bakit tatlong layer? Dahil ayon sa salaysay ng aparisyon, ang ipinuputong ng dalawang serafines na korona sa mahal na Birhen ay triplicada diadema. Tatlong susong na korona. Ngayon, kung pagdinilayan natin yung kahulugan ng tatlong susong, sa ating pananampalatayang Kristiyano, pag pinag-usapan natin ang number three, ang unang-unang papasok sa isip natin ay ang banal na santatlo. At sa unang panalangin araw-araw sa nobena, ang sinasabi doon, si Maria ay ginigiliw na anak na babae ng ama, tunay na ina ng ikalawang persona, at esposa ng Espiritu Santo. Waring sinasabi nito sa atin na ang tunay na korona ni Maria ay ang kanyang pag-ibig at pakikipag-ugnayan sa ama, sa anak, at sa Espiritu Santo. At tayo ding mga Kristiyano ay hinahamon na makipag-ugnayan, mahalin ang Ama, sundin ang kalooban ng Ama, bigyang buhay si Jesus sa ating gawa at salita, at igalang ang ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng painting na kadalasan hindi na nabibigyang pansin ay yung ginagawa ng Ninyo Jesus. Ayon sa pangitain, ang Ninyo Jesus, kinukuha niya yung puso dun sa basket na iniahandog ng anghel na nakaluhod, ididikit sa kanyang dibdib, kapag nag-alab na sa pagmamahal, ibabalik na sa basket. Kukunin na naman yung ibang puso, pag nag-alab, ibabalik sa basket. Yung painting sa kaliwa, maliwanag na dalawang mapupulang puso ang hawak ng Ninyo Jesus. Pero yung kay Amor Solo, parang isang puso lang ang hawak dun sa kaliwa, yung ibinabalik sa basket. 2007, magmula nung ipinenta ito nung 1950, 2007 lang nilinis yung painting through artistic conservation. At nung makita ko ito ng malapitan, nung malinis na yung bahagi ng Ninyo Jesus, nakita ko may hawak din pala siya sa kanang kamay. Kaya lang, hindi ito mapula. Ito ay kulay flesh, kulay laman. Pero pag nilapitan mo, merong ugat na green, may mga
parang guhit na green, na parang ugat. So sabi ko, may hawak sa kanan at waring ito ay pusong hindi pa mainit sa pagmamahal ni Jesus. Ito'y pusong nanlalamig. So waring gustong i-dramatize ni Amorsolo yung ginagawa ng ninyo Jesus, pag-aalabin yung pusong nanlalamig at muling ibabalik sa basket. Siguro magandang paalaala ito sa atin na sa ating buhay pananampalataya, pwedeng dumating yung panahon na nanlalamig tayo. Kahit kayo na yung pinakamasipag na church worker sa parokyang ito, lalo na pag may dumating na dagok sa buhay, minsan nagtatampo tayo sa Diyos at nanlalamig tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Pero ipinapaalaala dito sa atin, una, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Walang pinipili ang ninyo Jesus sa pusong pag-aalabin, lahat pinag-aalab niya. Pero ibinabalik niya sa basket upang isugong muli. So hindi ito puso ng mga patay ng tao. Siguro pwede nating sabihin, ito'y puso ng mga taong nabubuhay pa sa mundo pero nanlalamig sa pananampalataya. Kaya pinag-alab ngayon at isinusugo para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ito rin ay alingaungaw ng panalangin natin sa Sacred Heart of Jesus. Mahal na puso ni Jesus, gawin mong ang aking puso ay matulad sa puso mo. Ang tunay na pamiminto sa Ina ng Kaliwanagan ay naghahatid sa atin kay Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Kaya sana po tuwing makikita niyo yung larawan ng estampita ng Ina ng Kaliwanagan, maalala niyo yung kahulugan ng iba't ibang bahagi. So bilang pagwawakas, no? Tayo ay tinatawag na Pueblo Amante de Maria, no? Ito po ay galing doon sa International Eucharistic Congress official hymn noong 1937, na kung saan binanggit doon ang salitang Pueblo Amante de Maria. At doon sa sulat ng ating mga obispo noong 1997 sa kanilang pastoral letter on Filipino spirituality, ito ang sinabi nila. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihandang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madalas tayo rin ang nagkukulang sa pagbibigay panahon upang mahasikan ng binhi ng ang matabang lupa na matagal nang inihanda ng mahal na birhen. Napakaganda nung sinabi nila, no, na ang pamiminto sa mahal na birhen ay pataba sa ating puso. At kung tayo ay may malalim na pamiminto sa mahal na ina, dapat tayong maging handa para sa binhi ng salita ng Diyos na iahasik ni Kristo. At ang pamimintuho natin sa mahal na birhen ay hindi nagwawakas sa Kanya. Katulad ng pinaalaala ni San Pablo ika-6, ang iniuukol sa lingkod ay patungkol sa Panginoon. Kaya't ang ipinagkakaloob sa ina ay humahantong sa anak. Sa gayon, ang ibinibigay bilang papuri, bilang isang abang pagpupugay sa reyna, ay nagiging parangal para sa hari. Ad Jesum per Mariam. At ito ang ating misyon bilang Kristiyano. Sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ito ang katibayan na nagbunga sa ating puso
ang binhi ng mabuting balita na itinanim ni Kristo at pinataba ng ating mahal na Birhen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Beata Maria de la Cabeza, mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.